Yon, what's up mga kagaston? So, nandito tayo ngayon sa bahay sa Santa Lucia Capas, Tarlac. So, gagawin natin yung motor ng tropa. Ito yung nangyari, ayan. Nagkulay puti. So, hindi siya ganong kita sa video, pero kung nandito ka sa personal, makikita mo. Parang copy mate yung kulay ng langis. So, i-drain muna natin para mas makita. For sure dito naghalo yung coolant at langis, pero tinanong ko naman yung nagpapagawa, hindi naman daw nababad sa bahay yung motor. So isang dahilan dito, pumasok yung coolant sa loob ng makina. Drain muna natin para makita nyo ng todo yung langis. So, ayun, mga kagaston, ayan ang nangyari sa kanyang langis. Ayan. Milk tea. So, kulay milk tea ang nangyari. Parang milk tea, parang coffee mate. Ayan. Kitang-kita yung kulay. So, possible to for sure, humalo yung langis at kulay niyan. Kaya, ganyan yung nangyari. So, ang sira, water pump oil seal. Pero, i-check din natin kasi ilang buwan pa lang mula nung napalitan yun eh. Baka may tama na rin yung kanyang propeller niya, kaya pumasok yung coolant. So, ganyan ang mangyayari pag dinagapan. Magbabaklas muna tayo niyan sa kabila. So, yun mga kagaston, nabuksan na natin yung crankcase. So, din na natin pinakita yung process kasi may mga previous video naman tayo ng pagbabaklas. So, at ito na nga ang nangyari. Ayan yung loob. Kung nakita nyo, ayan yung langis niya. Parang milk tea, parang coffee mate, or parang kape na maraming gatas. So, ito yung nangyari sa kanyang loob ng makina. Ayan. So, kapag mga ganito yung nangyari mga kagaston, hindi naman agad siya na kailangan overall. Ang kailangan mo lang gawin dito, para sa akin ha, ang kailangan mong gawin dito kapag ganito yung nangyari, yan, yung humalo yung ganyan, palitan mo yung oil seal, possible nasira yung water pump oil seal, kasi sabi nung may-ari, hindi naman daw siya na babad sa baha. So, papalitan natin yung water pump oil seal. Tapos, ang gagawin natin ito, sasalinan muna natin siya ng langis, sabay paanda rin, mga after 30 minutes, drain, sabay palit ulit ng langis. So, ganun yung gagawin natin dito para mabanlawan. So, syempre, meron tayong langis dito na pinag-change oil na 1 month use lang. So, yun lang muna yung pangbabanlaw natin para hindi masyadong magastos si client, si customer na magastos sa langis. So, may pinag-change oil tayo dito na 1 month use. So, yun muna gagamitin natin pambanlaw. Yung iba, ang ginagamit diesel, mga 5 seconds, paanda rin, tapos patay. So, ang gagawin naman natin, dahil wala tayong diesel dito, para mas safe din, langis yung gagamitin natin, pero i-drain natin siya ulit. So, i-check muna natin yan yung oil seal, kung ano yung nangyari, kung ba't nagkaganto. Ayan, yung kanyang propeller, hindi naman siya nagka-issue. Okay naman. Pero ang may issue yung kanyang oil seal. Ayan. Bumigay. Bumigay yung kanyang oil seal. Na ano yung gitna. Ayan o. Ayun. Ayan. Tsaka nakikita nyo yung spring niya umangat. So bumigay. So yan yung naging dahilan kung bakit humalo yung langis at coolant. So iano ko lang. Dagdag ko lang mga kagaston. Ayan. Isa rin pala sa dahilan kung ba't naghahalo yung langis at coolant. Pag yung water pump oil seal mo magana, so sumasahid na siya dyan, ayan. Kung nakikita nyo sa video, so nagkaroon na siya ng hukay. So ibig sabihin, etong propeller or tawag ng iba impeller, sumasahid na siya rito. So nagkakaroon ng hukay. So kapag magana kasi yung water pump oil seal, naitutulak nyo yung propeller dito. Dito yan. Yung naririnig nating sipol.
yung sipol niya, maririnig nyo siya kapag sira na. So, ang nangyayari dyan kapag yung, tawag nito, kapag sa biyahe, medyo malayo, tapos pag-uwi mo ng bahay o pagdating mo dun sa pupuntahan mo, umiikot pa yung radiator fan mo, pinatay mo na. So, hindi niya napalamig yung kanyang coolant. So, ang nangyayari, nag-i-stay siya rito sa ating water pump. Nag-i-stay siya dyan. So, ang nangyayari nun, naluluto niya yung water pump. So, ito kasi mga kagaston, kailan lang napalitan, ilang buwan lang. Pero ang nangyari dito, hindi naman na maganang todo yung kanyang oil seal. Ang nangyari, nahukay yung gitna. Pero ito, wala namang issue. Ayan. Wala namang issue yung kanyang propeller. Wala na nga lang kulay, pero wala naman siyang issue. Ayan o. Kasi alam mo, pag may issue na to, magkakaroon to ng hukay dito. Kumbaga, magkakaroon siya ng parang kanal. So, yun lang gagawin natin mga kagaston. Palit water pump oil seal. So, yun mga kagaston. Tapos na yung motor ni sir. Ayan, umaandar na. So, kung nakita nating issue, ito yung kanyang water pump oil seal. Nadali yung gitna. So, ilang months pa lang mula nung pinalitan natin to. So, ang nangyari naman ngayon, yung gitna niya nasira. Pero yung kanyang propeller, wala namang tama. So, ang pinalitan lang natin, water pump oil seal. Tapos ngayon, pinapaandar natin para mabanlawan muna yung loob ng makina niya ng langis. Tapos, ididrain ulit natin, sabay palit ulit ng bago. So, ganun yung gagawin natin, diskarte. So, hanggang dito na lang yung video natin mga kagaston. Sana may na-share ako sa araw na to. Thank you for watching. Sa mga gustong magpa-schedule, ang location ko po is Looban Street, Balibago, Angeles, Pampanga. Pero dito sa Tarlac, ang location ko naman is Santa Lucia, Capas, Tarlac. So sa mga taga Capas or around Tarlac, pwede tayong mag-set ng schedule dito para hindi na kayo mapalayo. Basta dito lang sa bahay. Kung sa mga piyesa naman, basta mag-set tayo schedule, magdadala tayo ng piyesa. Kasi mga piyesa natin nasa Balibago, Angeles. So hanggang dito na lang mga kagaston. Thank you for watching. God bless sa inyo.